mga modern jeep sa Metro Manila sa ilalim ng ikalawang yugto o phase ng pagbabalik operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Hindi punuan ang biyahe para may social distancing, pero ayos lang daw sa mga operator at driver dahil kahit papano'y kikita po sila. Ang pagbiyahe ng mga modern jeep, kung tawagin, ay ikinatuwa rin ng ilang mga pasahero. Yung mga pasahero na dati nagtsatsaga raw na maglakad, nakatutok si June Generation. Matapos ang 3 buwan na nakatenga dahil sa lockdown, pinayagan na ngayon na pumasada ang nasa 300 jeepney sa 15 ruta sa Metro Manila. Pero hindi ito yung mga klase ng jeep na naging bahagi na ng kultura ng Metro Manila, kundi yung mga tinatawag na modern jeepney, makaluma man o moderno. Ang mas importante kay Jevelyn Del Rosario ay may masasakyan na siya ngayon. Noong mga nakarang araw kasi, kailangan niyang maglakad ng 3 oras kapag pumapasok sa trabaho tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes para lang makatipid. Malaking ano yon bagay kasi pagdating ko sa bahay talagang pagod ako. Wala na akong ibang magawa. Kasi kailangan mo magpahinga eh. Unlike ngayon, pag may masasakyan, may maiba ka pang magagawa. Sa mga terminal sa Quezon City, bago sumakay, kailangan isulat ng pasahero ang kanyang contact details. Umapak sa sanitizing mat, mag-alkohol ng kamay at magpakuha ng temperatura. 38.4. Tumaas lalo, kanina 38 lang. 13 pasahero lang ang pinapasakay para merong physical distancing. Kahit ganun man, tumatagal pa rin ang paghihintay dahil madalang ang dating ng mga pasahero. Mga 40 minutes ang hinintay ko. Adjust lang ng konti. Wala na po kasing pasahero gaano eh. Yung iba, lumipat na rin po ng ibang ruta. Sa fare matrix na inilabas ng LTFRB, 11 pesos ang minimum fare ng mga modern jeep para sa unang 4 na kilometro at may dagdag na 150 sa mga susunod na kilometro. Mas mahal ito ng 2 piso kumpara sa minimum fare ng tradisyonal na jeep. May palitan pa rin ng bayad at sukli dahil iilan pa lang ang merong beep card para sa cashless payment. Kapag may bagong sakay sa gitna ng biyahe, kailangan din niyang isulat ang kanyang contact details. Yung mga sumasakay mula dun sa terminal, yun ay nasasa ilalim sila sa thermal scanning. Yung problema, yung mga sumasakay sa gitna ng ruta, dahil wala ngang konduktor ang mga unit at wala rin mga thermal scanner, ay hindi na nache-check yung temperatura ng ibang pasahero. Paliwanag ng jeepney operator, bibili pa lang sila ng karagdagang thermal scanner. Medyo kinapos pa po kami ngayon dahil kaumpisa pa lang po namin. Sa isang terminal sa Malinta, Valenzuela, mahaba ang pila ng mga pasaherong naghihintay makasakay. Bago magpasakay, dinidisinfect muna ang loob ng jeepney. Ang mga tumatakbong jeep dito, may konduktor at may scanner. Hindi man cashless lahat. May sistema naman ng pagbabayad sa loob ng jeepney. Merong tray kung saan ilalagay ang bayad. Kahit magsukli po sila po yung kukuha ng sukli. Mahigpiting ipinapatupad ang patakaran na yung edad 21 hanggang 59 lang ang pwedeng pasakayin. Binabawal naman talaga yung mga senior eh. Ha? Huwag kayong magalit na eh, ha? Kasi susunod tayo sa patakaran. Laking pasasalamat ang mga operator at driver na pinapabiyahe na sila. Pero kailangan pa rin daw magtiis dahil sa sitwasyon ngayon, maswerte ng 2,000 sila kada araw o halos kalahati ng normal nilang kita noong bago magka-COVID-19 crisis. Sa Miyerkules, magdadagdag pa ng 9 na ruta habang 10 ruta naman ang mabubuksan sa Biyernes. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.